Sir, parang magwewelga ka. Ayan, so eto nga pala, dala-dala na rin ni Sir, etong picture ng Japanese warship na kung saan hinango yung disenyo netong gusali. Ayan, oh. So eto po yung Imperial Japanese Navy Yamashiro, Foso, and Haruna. Yon yung mga Japanese battleship. Bakit nga ba etong mga ganitong battleship yung pinagkuhanan ng idea para gawin itong warship? Tanungin po natin yan maya-maya. Alam nyo ba na dito sa bahaging ito ng Mindanao, may ginagawang warship? Yon. Hindi dito sa dagat, kundi doon sa taas na kamundukan. Yan. So mamaya, malalaman po natin kung bakit ginagawa itong warship, kung bakit ito nakapwesto dito sa bundok, at kung bakit dito sa bahagi ngayon ng Pilipinas ginagawa itong warship. Yan. So sa ngayon, silipin po muna natin, alamin kung ano-ano yung mga meron dito sa bahaging ito ng dinagat at kung paanong makakapunta dito. Saan nga ba tayo pwede magstay? Ano yung mga pwede nating sakyan? At ilan pa mga detalye na kinakailangan o gustong malaman ng mga viewers natin? So ito nga pala yung Kamagong Suites na nandito sa sentro na itong bayan ng San Jose. At ito yung mga kwarto na pwede nating ma-avail dito. So ito yung kwarto kung saan kami nag-check-in ngayon. Pero dahil nga sa medyo makalat, ayan. Kaya ibang kwarto yung sisilipin natin, nakaparehong presyo lang nito. Dito tayo. Sa mga nagtatanong kung magkano yung presyo nitong kwarto, per night ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos, murang-mura kumpara sa mga hotel na pinag-check-inan namin dun sa Surigao City. So dito sa Dinagat Islands, maliban dito sa 1,000 per night na kwarto, eh marami din po tayong hotel o mga inns na pwedeng mapag-check-inan na mas mura pa kumpara dito. So, etong pinakita ko ay isa lang to sa mga hotel na pwede nating matuluyan dito sa Dinagat Islands. Para may idea lang kayo kung ano yung itsura na itong capital na itong Dinagat Islands, ay papakita ko po sa inyo itong sentro na itong bayan. Maliban sa mga lodging house, meron din dito mga malalaking bangko na kung saan pwede tayong makapag-withdraw ng pera kung halimbawa ang kukulangin yung budget natin. Dito naman, nandito yung mga ganitong groceries. Yan. Nagkalat din yung mga appliance store, mga tindahan ng cellphone, at itong mga plasticware. So dun naman sa kabila yung kanilang wet market, at dito sa kabila andito pa yung ilan sa mga kilala ng negosyo na nandito sa sentro nitong bayan. Dito nga pala sir, napansin ko walang mga roro na nakadaong ngayon sa daungan. Bakit na? Sa ngayon sir, dahil under maintenance yung pantalan natin, doon nagtemporary sa City Clean. Anong mga barko yun? May kabilan, yung Roro, at yung Montenegro. Yun ba yung daungan sa Basilisa? Oh, yes, Basilisa. Iwan ko muna natin dito itong ating motor kasi andito daw yung session ng sangguniang panglalawigan. Ayan, so first time po natin umattend sa ganitong session. Na-invite kasi tayo ng isang board member. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin dito sa Dinagat. So first time po naming nakapunta dito sa probinsya nyo at talaga namang nagulat kami sa pag-welcome ng mga tao. Sobrang bait ng mga taga rito. Walang kapro-problema kahit na wala kaming guide,
walang mga nagtuturo kung saan kami dapat pumunta kasi madaling puntahan o madaling ikutin itong lugar sa ganda ng kalsada, sa dami ng mga available na establishmento na kailangan namin sa mga ganitong biyahe. So maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you po. Ayan, so nabulabog natin saglit yung sesyon nitong Sangguniang Panlalawigan. So ngayon naman mula dito sa temporary office nitong Sangguniang Panlalawigan didiretso po tayo papunta doon sa Capitol site kung saan makikita yung attraction na sinasabi ko. Let's go. Gaano kaganda yung mga kalsada dito sa Dinagat Islands. So mula dito sa San Jose, papunta sa kabilang dulo, yung Cagdianao, at papunta naman sa kabila, doon sa Loreto, ay ganitong kalsada yung madadaanan natin. May mga bahagi na nasa 4 lanes na, at meron din namang nasa 2 lanes lang, tulad dito. Matapos lamang ang mahigit sa 15 minutes na travel mula doon sa sentro na itong bayan ng San Jose, ay narating po natin itong tuktok na itong kabundukan. Yan. Kung saan makikita itong provincial offices na itong Dinagat Province. Park po muna natin itong ating motor kasi ilang metro lang mula dito sa pinagparkingan natin. Kitang-kita na po natin itong ginagawang warship. Tamang-tama. Andito pa yung malaking billboard sa kung ano yung magiging itsura netong warship pag halimbawang matapos na. Ayan, no? On this site will rise Provincial Governance Center, Governor's Hall, IGN Yamashiro Ship Inspired Building. Tunog Hapon. Alamin natin kung bakit pangalang Hapon etong warship. Let's go! Nakita nyo naman, under construction pa kaya hindi pa pinapayagang pumasok yung walang mga permiso na makita itong loob na itong Japanese warship. So nagpaalam nga pala tayo sa provincial tourism at sa iba pang mga miyembro na nasa Sangguniang Panlalawigan na titingnan natin, silipin natin kung ano yung mga meron dito sa ginagawang warship. Yun. So dito kasi mahigpit na binabantayan itong lugar kasi nakita nyo naman under construction, nagkalat pa yung mga materyales na pwedeng makadiskrasya kung halimbawang hindi tayo magiging ano dito. Hard hat nga pala. Importante. Sir, parang magwewelga ka. Ayan, so eto nga pala, dala-dala na rin ni sir, etong picture ng Japanese warship na kung saan hinango yung disenyo netong gusali. Ayan, no? So ito po yung Imperial Japanese Navy Yamashiro, Foso, and Haruna. Yan yung mga Japanese battleship. Bakit nga ba itong mga ganitong battleship yung pinagkuhanan ng idea para gawin itong warship? Tanungin po natin yan maya-maya. So pasok po muna tayo. Ito nga pala si ma'am. Ano po yung first name niyo? Daryl po. Daryl. Daryl? Oo. Parang lalaki. Lalaki. Ayan, so ito po pala si Ma'am Daryl ng Provincial Tourism Office at siya yung mag-a-assist sa atin, mag-guide sa loob at ipapaliwanag niya kung ano-ano yung mga meron dito. Ito rin po pala, baka makalimutan natin. Ayan, kanina pa tayong sinasamahan nila sir. Michael. Michael. Sila po yung naging guide natin mula San Jose, town proper, papunta dito sa taas. So, tara! Ma'am, bakit nga pala ginawa itong ganitong building? Kasi during Typhoon Odette, halos lahat ng buildings ng Capitol nasira. So,
Dahil doon, gumawa ng plano ang governor since naman Dinagat Islands played a very vital role sa liberation ng Philippines against Imperial Japanese. So, na-inspire ang governor namin na gumawa ng Yamashiro-inspired building. At saka yung susunod na Louisville na battleship naman ng ating Allied Force. So, hindi pa po siya tapos. Hango talaga siya sa barko, sir. Kahit yung ito, hindi siya lalagyan ng tiles. Yung ang gagawin nila is katulad lang ng sa barko, yung barko finish lang. Ang tawag doon, epoxy finish, and something ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag ng finish na yon. Iba't iba kasi yung offices ang meron dito, sir. Pwede siya sa Community Affairs Office at saka sa PIO. Ito po yung office po. May mini kitchen, lavatory. Sabi nila, before the month ends, matapos na nila ito. Nagkaroon ng lang delays kasi parating umuulan dito sa Dinagat Islands. Kapag umihan kasi, talagang malakas ang hangit at ulan dito sa aming isla po. Tapasin natin na meron ng mga nakakabit na aircon. Maging yung chandelier. Yun. So, senyalis po yan na malapit nang matapos itong gusali. Kasi yan po yung mga fragile o fragile na mga bagay na ikinakabit lang. Once na tapos na yung major repair o major construction. So, ito po yung magiging office ng ating governor. Conference room, sa staff niya po, gov staff. At saka dito ang office ng ating governor. Ayan, so eto nga pala, yung isa sa pinaka magandang feature na itong barko. Nakita nyo kanina o naalala nyo kanina yung pinakita kong tubo dun sa may entrance. Yung tubo na yon, i-coconnect daw dito. Kasi etong malaking butas na to, yung magsisilbing rainwater catcher para magamit yung tubig na panghugas o yung mga dadaan dito sa gripo, i-filter nila para maging safe po siyang gamitin sa kung ano man yung pwede nilang paggamitan dito. Halimbawa na lang yung CR, yung sa lababo at iba pang mga paghuhugas. Nakaakyat na kayo dito noon dati? Yes po. Kasi nag-irate to noong October 25, the commemoration of the Battle of Surigao Strait. Ito kasing Yamashiro ay nagsank sa shores ng Hibusong Island, Loreto, Dinagat Islands. Isa kasi ang Battle of Surigao Strait sa Battle of Leyte Gulf. Nangyari po sa shores ng Dinagat Islands. Kailan po yun? October 25, 1944 po. Ang Japanese kasi gusto nilang sulungin yung kampo ng ang ating Allied Forces sa Leyte. Hindi nila alam na naka-ready na pala ang ating mga Allied Forces. Kaya sila. Natunugan yung plano. Ganun nga, natunugan yung plano nila. So, dalawang heavy battleships nila ay nalunod sa Dinagat Islands. Yung isa is yung Fuso doon sa Kanihaan Libho, Dinagat Islands. At ito, Yamashiro, doon sa Hibusong Island. Pero bakit Japanese warship yung ginawa dito? Bakit hindi US warship? Kasi yung US warship po, doon po siya sa harap ng Kapitolyo, doon sa main Capitol building, okay. Yung para sa Allied Forces. So yung gagawing mga barko dito, o yung mga gusaling hango sa disenyo ng barko, yung dalawang barko na nagsagupaan? Yes po. Yung Louisville at saka itong Yamashiro. Maliban sa dalawang barko, may ibang barko pa ba na kukuhanin yung disenyo at gagawing gusali dito? Yes po, yung galyon ni Magellan. Kasi during po nung 500 years commemoration of Magallanes Elcano Expedition, napag-alaman po na ang Dinagat Island, isa sa Dinagat Island, isang naging ruta o dumaan dito yung barko ni Magellan po. So gagawa ng Victoria-inspired galyon. So kanina, habang nasa baba tayo at unti-unting umaakyat dito, talaga namang hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil nga sa, syempre, nakita natin for the first time yung ganda na itong Dinagat Islands. Nakita din po natin itong barko na ginagawa dito sa taas at yung view na talaga namang ipinagmamalaki na itong probinsya. Yun, no? So,
So kung mapapansin po natin, nakaharap po siya doon banda sa kung saan yung direksyon ng dating Kapitolyo. At yung isa pang barko na gagawin daw dito din, malapit sa Yamashiro, yon, itong replica ng battleship, ay nakaharap din doon banda. So parang parallel po siya at nakaharap doon sa kabundukan na yon. Maganda sana kung parang nagtatagpo yung dalawang battleship kasi nga etong dalawang barko yung magkalaban o naglaban dito sa Dinagat Islands. Pero dahil nga sa hindi angkop yung posisyon o yung direksyon netong lupa, nasa taas kasi netong kabundukan, etong lokasyon netong mga barko. Kaya ginawa na lang po nila, sinunod yung naunang gusali o yung direksyon ng naunang gusali at yun po yung parallel na direksyon. Ngayong nakita na natin at nalaman kung para saan itong gusaling to, mula naman dito sa taas na itong bundok, ay lilipat naman po tayo sa kabila kung saan makikita yung sikat na landmark na itong dinagat. Yun po yung Islanders Castle. Alamin po natin kung bukas po ito sa publiko at gano'ng nga ba kaganda yung view na matatanong naman natin dun banda sa kastilyong yon. So tara, let's go! The memories, they all twist and turn. Ooh. I bang my head against the wall. Yeah, somehow I just never learn. Grabe, nakikita nyo naman, etong kalsadang to, matarik, pero grabe naman yung view. You know? Parang eto yung kalsada na nakikita natin sa Batanes. Dumadaan po siya sa ibabaw nito mga burol habang tanaw natin yung malawak na dagat na sakop nito Dinagat Island. So maliban dyan sa view, isa sa pinaka talaga namang nagpamangha sa atin ay etong kastilyo. Yun o. Sa mga Disneyland, sa mga Fantasyland lang natin, nakikita yung mga ganitong kastilyo. Pero, dito sa Dinagat, isa po siyang residential building. So, private property, kaya hindi po tayo pwedeng mag-house tour o mag-tour sa loob. So, yung ginawa namin, mula doon sa Kapitolyo, dumiretso po tayo papunta dito sa mataas na bahagi na itong San Jose, kung saan tanaw po natin yung bayan at malapit po tayo dito sa Islanders Castle. Itong kastilyong ito ay isa po ito sa pinaka popular na landmark dito sa Dinagat Island. Kaya napagdesisyonan naming daanan o pasyalan itong napakagandang kastilyo. Grabe. So sobrang ganda. Saktong-sakto yung lokasyon itong kastilyo kasi kitang-kita po dito 360 degrees yung view na itong Dinagat Island. Grabe. Sabay mo pa, yung iip ng hangin na presko galing sa mga kabundukan at yung view, tanaw itong malawak na dagat.